Magbabawas po ng bilang ng flights sa NEA bukas para bigandahan ang maintenance sa Manila Radar Facility. Para sa karagdagang detalye, may live report si Susan Enriquez. Susan. Gigi, asahan na raw ang posibleng delay lalo na sa domestic flights simula bukas hanggang Huwebes. Bonso dito ng radar maintenance sa Manila Radar Approach Control Facility. Alauna na madaling araw bukas, isimula ng preventive maintenance procedure ng Manila Radar Facility. Tatagal ang preventive maintenance ng 3 oras, kaya hanggang Huwebes ang upgrading. Ang Manila Radar Approach Control Facility ang nagsisilbing traffic police o traffic lights ng mga eroplano. Ito ang nagsasabi kung maaari na mag-take off o mag-landing ang mga eroplano, kaya napaka-importante para sa ligtas na biyahe. Dahil sa gagawing maintenance, mababawasan ang bilang ng mga flights. Mula sa dating 40 flights kada oras, magiging 22 flights na lang muna. Pero papayagan naman daw ang mga flight na may emergency requirements. Sa gagawing maintenance, paliwanag ng kaap, priority sa flight ng mga international commercial flights. Sa domestic at local flights, aabot daw ng hanggang 50% ang epekto ng maintenance procedure. Kaya inabisuhan na ng mga airline company para magbawas ng booking sa mga nabanggit na petsa. Ayon sa pamunuan ng kaap, 5 taon na ang nakalipas nang huling sumailalim sa preventive maintenance ang radar facility. Kailangan na raw itong gawin dahil mas malaking aberya kung aabutin ang pagkasira, lalo pa at malapit na ang peak season dahil sa mga darating na holidays. Umaasa naman ang ilang airline company na mauunawaan ang mga pasahero ang abala puso ng pag-upgrade sa pasilidad. Ang PAL at Cebu Pacific kapwa ay naabisuhan ng kanilang mga pasahero na pwede silang mag-refund o rebook ng walang anumang charges at multa. Bukas rin ang kanilang mga hotline para sa anumang tanong mula sa mga apektadong pasahero. Siyempre, tulad na inaasahan, iba-iba ang naging reaksyon ng pasahero sa magiging epekto ng preventive maintenance sa ilang flight schedule. Gigi? Maraming salamat, Susan Enriquez.